Hudyat ng pagbubukas muli ng mga sinehan, ang pagpapailaw ng malaking estatwa ng rolyo ng pelikula sa Green Hills Cinema sa lungsod ng San Juan. Buwan naman ang palabas sa Green Hills at marami pang sinehan. Ang mga Hollywood movies tulad ng Dune at A Quiet Place 2. Inanunsyo na rin ang showing ng iba pang Hollywood blockbusters sa mga susunod na linggo tulad ng Black Widow at Don't Breathe 2 sa November 17 at Shang-Chi at Malignant sa November 24. Pagdating ng Disyembre, nakatakda namang ipalabas ang Eternals, Venom, Let There Be Carnage at Resident Evil. Habang sa Enero 2022 mapapanood ang Spider-Man No Way Home. Tampok naman sa November 26 ang pista ng short films sa Q Cinema sa Gateway, Quezon City. May special showing naman sa December 9 sa Cultural Center of the Philippines ang pelikula ni John Arcilla na On the Job Missing 8, kung saan siya nanalo kamakailan bilang Best Actor sa Venice International Film Fest. Taya na rin natin lahat. Siguraduhin na natin. Ayon sa direktor na si Joey Reyes, dahil limitado pa rin ang audience, mas gustong antayin ng mga producer ang pagbubukas ng mas malawak pang sirkito ng mga sinehan para mabawi nila ang kanilang puhunan. Anya, sana mangyari yon sa Metro Manila Film Festival na ikinakasan ng ibalik sa mga sinehan ngayon 2021. Pipili pa ng 8 official entries, kabilang sa mga napabalitang for consideration ang Huwag Kang Lalabas ni Kim Chu, Kun Maupay Man It Panahon ni na Daniel Padilla at Charo Santos, at A Hard Day ni na John Arcilla at Ding Dong Dantes. Sa ngayon, ayon sa ilang theater operators, palugi muna umano ang pagbabalik operasyon ng mga sinehan dahil sa laki ng bagong investment sa mga air disinfectant equipment at gastos sa kuryente. Pero kailangan daw ang sakripisyo para buhayin muli ang cinema industry. Right now it's 50% no city capacity, so it's not really gonna make a lot of money. Relax and enjoy the experience of watching a movie in the theater. It has to be fully vaccinated para safe. Safety first kami muna sa sinehan, no? Natutuwa naman ang mga natenggang manggagawa ng industriya ng pelikula na sa wakas may hanap buhay silang muli. Mario Dumawal, ABS-CBN News.